Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. And although one case na gusto kong iparating sa ating mga tagapaginig at mga tagapanood, is yung, I had a patient po kasi na siya po ay 9 years old, and then sabi na mami niya, yung anak niya has been coughing for more than a month na. Opo. So, nung nakita ko, yung bata merong pneumonia. Okay, although yung itsura niya, hindi naman mukhang COVID, but mukhang more of tuberculosis. Mm-mm. Okay, although x-ray, lumabas lang na plain pneumonia lang ang meron sa bata. Now, mga 1 month na bago dumating sa akin. So, nung nakita ko, siyempre, wala naman akong piniprescribe kundi yung ionic mineral drops lang at saka yung purified drinking water. At bago umalis, ang tanong ng mami niya kung pwede daw niyang ipagpatuloy yung mga ibang supplements na iniinom ng bata. So, tinanong ko kung ano mga supplements na iniinom. So, sabi ng mother, meron daw tinetik yung anak niya na superfood. Uh-huh. So sabi ko, anong klaseng superfood? Mm-hmm. So nilabas yung mother yung bote at nakita ko po siya ng spirulina. At since pinakita sa akin yung bote, chinek ko yung bottle. Opo. And it so happened that yung nakalagay sa bote was yung LTO ng company. Mm-hmm. Ang hinahanapan ko po is yung CPR. Ang LTO po, ito po, kaya ko sinasabi ito because baka mamaya yung ibang mga nakikinig sa program na ito ay nagiging victim din. Opo. Okay, ganito po ano, pag pinag-uusapan po ang mga dietary supplement, hindi lang yung mineral, mga vitamins, at yung mga ibang dietary supplement, dalawang bagay po yung hahanapin nyo. Okay? Number one is yung FDA. Ang ibig sabihin ng FDA po is Food and Drug Administration. Okay? And Food and Drug Administration ay nagbibigay ng dalawang parang permits. Okay? Dun sa isang tindahan para makabenta po ng product concerning health. Ang una po is yung LTO. Ang LTO po, hindi po yan land and... Hindi po yan lang transportation office, kundi ito po ay license to operate. Ibig sabihin na itong company na ito ay maaari mag-manufacture o magbebenta ng dietary supplement. Okay? So, itong LTO ay para dun sa tindahan o dun sa company na nagbebenta po ng product. Ang pinaka-importante na hanapin nyo sa isang product ay yung CPR. Ang CPR po is Certificate of Product Registration. Ibig sabihin na itong produktong ito ay dumaan sa FDA at masusing pinag-aralan, okay, analyze at tines ang product kung siya po ay totoo dun sa sinasabi ng company plus kung safe yung product na i-intake nyo. Okay? So, nung pinakita sa akin nung nanay ng patient itong superfood, actually, I'll be more specific, siya po ay spirulina. Okay? Ang nakalagay po dun sa bote ay hindi CPR, kundi LTO. Mm-hmm. Ang LTO po, LTO does not certify na yung produkto na po yan ay safe at saka totoo. Ang hanapin niyo po is CPR. Okay? Ang CPR usually sa pagkain, ang nakalagay po dyan, FR, okay? Ang code FR, pagkatapos may numero po na napakahaba. Hindi po pwede yung pito lang. I think ito's mga 16 digits, 16 numbers po yon ang makikita nyo po. Okay? So, kung wala kayong makikita ang FR na may mahabang number dun sa label ng bote, hindi po yan registered. At kung hindi po registered ang isang food supplement, delikado po na iinumin nyo. Kaya kahit ano po yung endorsement na ginagawa, kung sino man yung health advocate na yan, o kung sino man tindahan na nagbebenta, at wala po, okay, yung FDA CPR number,
ay huwag nyo pong gamitin yan kasi delikado po yan. Kasi marami pong maaaring, kasi sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng buhay, maraming mga negosyante na, di ba? Kung ano-ano sinasabi, na ang kanilang produkto po effective, safe, etc. Pero hanggang wala po yung CPR, huwag na huwag nyo yung i-intake. Lagi nyo hanapin po yon number na yan. Hindi po yung LTO, kundi yung CPR. Na ang umpisa ng kanyang number, merong FR. Okay. F, letter F, saka R, dash, and that's the number na mahaba. Mahaba. Okay? So, yun po hanapin nyo para sigurado. So, ito do kasi mga ganito, hindi lang applicable sa mga spirulina, sa mga, meron din sa mga any, kape. Any dietary supplement. Oo, mga kape na di umano ay herbal. Herbal naman talaga. Yung herbal is the marketing na medicinal. So, karamihan kasi, Doc, ano, napansin ko ito, na madalas ko na ikukwento yung isang nagbebenta niya na sinita ng FDA mismo. Mm. Kasi ginamit niya yung logo nung kanyang nung FDA dun sa promotion ng kanyang product. Pero walang nakalagay na LTO. Ito rin, Doc, isang forma ng panluloko, di ba? LTO, CPR. Oo. Hindi, Doc, nakalagay lang FDA logo. Okay. As in, wala, kahit LTO, walang nakalagay. Okay. So, ang ibig sabihin pala, Doc, pag LTO lang nakalagay, siya ay totoong nag-apply sa LTO, ay to sa sell. FDA, to sell. Yes, pero hindi pa identified yung kanyang product, kung ito ba ay pwedeng pang tao, pwedeng pang disinfectant, o pwede siyang, ano pala, pang pampaligo, sabon, ganyan. Di ba, Doc? Alam po kasi meron ganun eh. Yes. Kasi meron din, Doc, isang nag-claim na siya ay mineral supplement din. Ang nakalagay naman is HHR o HSSS. Ito hindi, although HSSS. Although meron siyang CPR, pero yung ganun, hindi Doc. Hindi siya food grade. Hindi food quality. It's a household hazardous substance. Oo. Kaya po maging maingat po kayo. Maging very, very meticulous kayo. Huwag lang kayo basta-basta maniwala sa salitang LTO porque nakita nyo yung salitang FDA, okay na kayo, no? Makita nyo yung logo, madali lang pong i-download yan sa, tawag dito, sa Google, tapos ilagay mo sa label, ang bilis lang po niyan. Okay, pati yung LTO, lahat po binibigyan ng pagkakataon ng FDA na makapagnegosyo. Tama ba, Doc? At kaya hanapin yung manufacturer dun sa label. Kung wala po manufacturer, lalong dubious po, lalong alanganin, ba't nila tinatago yung gumagawa? Tama. You should verify yung source. So, wag po kayong basta-basta lang maniwala na porke mura, eh, safe na po yan. May nagchat-chat kasi, Dep, dito sa atin. Ngayon lang sa program, pwede ba ikang, mapababa yung presyo para daw mas affordable? Balikan muna natin yung issue. Hindi po porke mura, eh, safe na po kayo dyan. O lalagay na lang kayo sa approve naman daw, sabi daw, ganito daw, doon po tayo lagi sa pasiguro. Okay, so Doc, when it comes to mura, mahal nga ba ang ionic minerals? Actually, mas mahal yata yung sigarilyo eh. Saka, isipin nyo naman, ang bawat patak, less than piso nga pag kayo po ay member, no? Minsan, libre actually, pa eh. Di ba, ang benta po natin is 2 pesos per drop pag retail by drop. Mm-hmm. Okay, so yung 10 drops po is 20 pesos. Yung 10 drops na po yan ay katumbas ng mineral content ng 10 kilong gulay. Ang pinakamurang gulay ngayon is how much a kilo? 30 pesos, 40 pesos per kilo. So, times 10, that's 300 to 400. So, ang 20 pesos compared to 300 to 400 ay napakamura po yan. Mm-hmm. At ang problema, di ba, sabi nga nila, kung ano yung ititipid mo dun sa inyong ano, di ba, kalusugan, magiging 10 times po ang gagastusin nyo pag kayo po ay ng hospital. Matindi. Yan ang talagang mahal. Okay. Yan ang talagang mahal. Eh, libo-libo po yan pag kayo ng hospital. PF pa lang po yung libo-libo. Ay, nako. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig at Mga Mineral.